Isang bata ang abala sa paghahanda ng pagkain sa bento nang biglang dumating ang isang truck at dali-dali itong bumaba. Sakay ng truck ang ama ng bata at nagbili nito sa kanya na sa Lunes pa makakauwi. Siya si Kapeta, iniabot niya na ang bento at ekstrang damit ng kanyang ama. Palabirong bata si Kapeta at naaawa ang katrabaho ni Shij dahil palagi iyong naiiwan sa bahay mag-isa. Ayon kay Shij ay responsableng bata si Kapeta kahit nasa ika-apat na baitang pa lang iyon sa elementarya. Sa edad ng bata ay nangangailangan pa dapat yun ang kalinga ng magulang pero dahil patay na ang ina nito ay maagang natuto si Kapeta ng mga gawaing bahay. Ayon pa kay Shij ay kahit kailan ay hindi yun nagtampo sa kanya sa kabila ng pagiging abalo niya sa trabaho. Araw ng Linggo at dahil walang magawa ay umaasa si Kapeta na darating ang kanyang ama pero naisip niyang may trabaho iyon kahit Linggo. Nang sumunod na araw, habang nakaupo at tanaw ang mga sasakyan sa kalsada ay nag-imagine si Kapeta na nagmamaneho ng isang sasakyan. Biglang dumating si Monami at sinabing mali-late siya sa sports meet kapag hindi pa siya kumilos. Habang naglalakad ay tanong iyon ang tanong kung ipinaalam ba ni Kapeta sa ama ang tungkol sa sports meet pero hindi yun sumagot at sinabing huwag nang makialam ang kaibigan. Biglang dumating ang grupo ni Nobo kaya sinabi ni Monami na tigilan na ng mga iyon ang pambubuli kay Kapeta. Sinadyang tapaka ni Kapeta ang urna sa harap niya para lumayo na ang mga iyon sa kanya. Nagtagumpay naman siya kaya nagpatuloy na si Kapeta sa paglalakad. Nagsimula na ang laro at nakalaban ni Kapeta si Nobo sa larong track and field. Nauuna si Kapeta ngunit nawala siya sa focus nang makita na sinusuportahan si Nobo ng mga magulang nito habang si Monami lang ang sumisigaw para sa kanya. Naalala niya ang kanyang ama na abala lagi sa trabaho hanggang sa naunahan na siya ng karamihan at si Nobo na ang nanalo. Maging sa pagkain ay si Monami at ang mga magulang nito ang kasalo ni Kapeta. Ang sunod na laro ay pagpapartneran ng isang magulang at anak kaya naman niyaya si Monami ng kanyang ama. Tinanong ng ina ni Monami si Kapeta kung nais ba nitong sumali silang dalawa pero ayaw ng bata at sinabing pagod na siya. Habang nagsisimula ang laro ay nasa isang tabi lang si Kapeta at napaisip sa kanyang ama na kasalukuyang nasa trabaho. Pagkababa ni Shij sa truck ay nakita nito ang karera ng go-kart na nagpamangha sa kanya. Mga batang kasing edad lang ni Kapeta ang nagmamaneho yun at habang nagtatrabaho ay hindi niya maiwasang mapatingin sa mga go-kart. Naiisip niya na natuwa si Kapeta nang bilhan niya ito ng laruang ganoon. Lumapit siya sa mag-ama para malaman kung magkano ang ganoon pero laking gulat niya nang malamang 300,000 yen ang presyo nito kaya imposibleng makabili siya ng go-kart. Nang pauwi na si Kapeta ay nakakita siya ng magarang sasakyan sa labas ng paaralan. Nilapitan niya iyon at sinilip ang mga parte sa loob ng sasakyan nang biglang lapitan na naman siya ni Nobo. Inisip ni Nobo na nagpaubaya lang sa kanya si Kapeta kanina kaya siya nanalo at nagpapresko lang sa harap ni Monami bagay na ikinainis nito. Tingid sa kaalaman ng bata na ang suporta ng magulang ang hinahanap ni Kapeta bagay na meron siya. Idinaan na lang ni Kapeta sa biro at niloko si Nobo na may gusto kay Monami at saka tinakbuhan ang tatlo. Naghabulan ng mga ito na animoy mga nagkakarerang go-kart na pinapanood ni Shij. Patuloy sa paghahabulan ng mga ito hanggang sa makarating sila sa katapusan ng daan kaya tumalon si Kapeta papunta sa sanga ng isang puno pero naputol iyon at nahulog din ito. Na-corner siya ng tatlo kaya hinarap niya na si Nobo. Sa tambakan ng karerahang pinuntahan nila ay hiningi ni Shij ang mga patapong parte ng sasakyan tulad ng lumang gulong. Natuwa siya nang pumayag ang namamahala doon at sinabing hihingi niya muli ang mga patapong gamit sa susunod na araw. Habang naglalakad si Monami at ang ina nito ay nakita nila si Kapeta na umiiyak at puno ng galos. Kinumusta nila ito ngunit tumakbo lang ito palayo. Sumapit ang gabi at patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Shij habang nilalaro naman ni Kapeta ang kanyang laruang go-kart pero maya-maya pa ay inihagis niya iyon dahil naiinip lang siya. Habang sakay sa truck ay tinanong ng katrabaho niya kung anong gagawin ni Shij sa mga patapong gamit na hiningi nito. Sinabi ni Shij na ireregalo niya iyon bagay na ipinagtaka ng lalaki. Nang makauwi sa bahay ay nadatnan ni Shij ang kanyang anak na tulog sa sahig kaya inilipat niya iyon sa higaan. Sinabi niya sa sarili na hindi man niya mabilhan ng bago si Kapeta ay sisiguraduhin niya namang mabuo iyon para sa anak. Hindi na natulog si Shij at agad na sinimulan ang sorpresa para sa anak. Sumikat na ang araw at habang nagluluto si Kapeta ay napansin nito sa bintana ang pagdaan ng kanyang ama ngunit papasok na iyon muli sa trabaho. Kahit oras na ng pag-uwi ay ginagawa pa rin ni Shij ang paghihinang. Pinayuhan siya ng dalawa niyang katrabaho na magiging masaya si Kapeta kung uuwi na si Shij pero sinabi nito na hayaan na siya dahil pinayagan naman siya ng kanilang manager na makahiram ng espasyo at mga kagamitan sa bakanteng oras niya.
Sigurado si Shige na matutuwa doon si Kapeta oras na matapos niya iyon, kaya iniisip niya na kung ano ang magiging reaksyon ng anak. Isang gabi ay umuwi siya sa kanila bagay na ikinatuwa ni Kapeta. Inalok siya nito ng pagkain pero ang gusto niya lang ay ang matulog, kaya baliwala rin kay Kapeta ang pag-uwi niya. Nang sumunod na araw, habang nakaupo si Kapeta ay dumaan si Mon Ami. Lumapit ito sa kanya at tinanong kung inalam ba niya kung anong ginagawa nito tuwing gabi. Tumayo si Kapeta at tinanong si Mon Ami kung bakit ba ito nakikialam. Doon sinabi ni Mon Ami na baka may babae ang ama ni Kapeta dahil dati naman ay dumidiretso iyon sa pag-uwi pagkakatapos ng trabaho. Natawa na lang si Kapeta sa sinabing iyon ng kaibigan. Nagkasipon na si Shige kaya sinabi ng katrabaho nito na masyado kasi siyang sob-sob sa kinukutengting niya tuwing gabi. Maya-maya pa ay niyaya na nito si Shige na magpahinga, habang naisip naman ni Mon Ami na sundan ang ama ni Kapeta sa kumpanya ng mga ito para malaman kung anong klaseng babae ang idini-date ni Shige, ngunit hindi naman pumayag si Kapeta. Nakita silang dalawa ni Nobo kaya't nainas iyon dahil magkasama na naman sila ni Mon Ami at nagtaka ito kung saan pupunta ang dalawa. Hindi mapakali si Shige sa paghahanap ng cellphone kaya pinahiram na ito ng kanyang katrabaho at agad siyang tumawag sa isang lalaking nagtatrabaho sa karerahan upang magtanong ng mga tira-tirahang parte na maaari pa niyang magamit para matapos ang ginagawa niyang cart. Ngunit sinabi ng katrabaho niya na mas magiging masaya si Kapeta kung uuwi siya ng maaga, pero para sa kanya ay mas mabuting wala siya sa bahay para walang iintindihin ang anak. Nakarating ang dalawang bata sa kumpanya ni Shige pero sinabi ni Kapeta na uuwi na lang siya. Hindi pumayag si Mon Ami at pilit isinama si Kapeta, ngunit lingid sa kanilang kaalaman na nasundan sila ni Nobo. Habang nagtatago si Mon Ami ay naglakad na palayo si Kapeta at iniisip niya ang mga sinabi kanina ni Mon Ami na may babae ang kanyang ama. Maya-maya pa ay napansin niya ang mga gulong ng cart at doon niya nakita ang ginagawa ni Shige. Tuwang-tuwa siya at nilapitan niya iyon nang biglang mapansin ni Mon Ami na wala na si Kapeta sa likod niya. Nakita ni Kapeta ang nakasulat na apelyido niya sa cart kaya natuwa ito at sinabing sa kanya iyon. Nalaman niyang ang kanyang ama ang gumawa nito at sinabi kay Mon Ami na iyon ang dahilan kung bakit hindi iyon umuwi tuwing gabi. Maging si Mon Ami ay natuwa kaya sinabi nito kay Kapeta na umuwi na sila dahil kaya siguro inililihim pa iyon ni Shige ay dahil hindi pa yun kumpleto at kailangan nilang magkunwari na wala silang alam. Pero hindi nakatiis si Kapeta at itinulak palabas ang cart na ginagawa ng kanyang ama kaya nakita yun ni Nobu. Maagang nakatapos sa trabaho si Shige pero iniisip pa rin nito ang cart na malapit niya nang matapos. Pero ginamitan niya lang yun ng patapong makina dahil wala siyang pambili ng bago. Patuloy na itinulak ni Kapeta ang cart patungo sa lugar na may nakapaskil na bawal ang hindi otorisadong sasakyan. Maging si Mon Ami ay hindi alam ang binabalak ni Kapeta at kahit anong pigil nito ay wala siyang magawa. Sinundan na ni Nobo si Kapeta at tinulungan sa pagtutulak pataas at sinabing pasakayin din siya nito. Maya-maya pa ay bumuhos na ang ulan at sinimula ng paandarin at sakyan ni Kapeta ang cart. Galit naman si Mon Ami dahil iniwan siya doon mag-isa. Napasigaw si Nobo sa bilis ng takbo nito pero parang baliwala lang yun kay Kapeta. Takot na si Nobo hanggang sa tumilapon sila sa parteng kurbada ng daan. Hindi natakot si Kapeta at muli pa nitong susubukang sakyan ang cart. Ilang beses na tumilapon si Kapeta sa kurbada pero hindi ito tumigil na pag-aralan ang kurbadang daan na iyon. Dahil hindi mapigilan ang dalawa ay pumunta na si Mon Ami kay Shige at itinuro kung nasaan ang mga iyon. Natigilan lang si Shige nang makita si Kapeta na maalam ng magmaneho ng cart. Maya-maya pa ay nilapitan niya ito at sinabing itigil na ang pagpapatakbo ng cart sa daan dahil delikado kapag nabangga iyon. Tinanong naman ni Kapeta kung saan niya iyon dapat patakbuhin. Ipinaliwanag ni Shige na hindi pa naman iyon kumpleto at oras na matapos niya iyon ay isasama niya si Kapeta sa lugar kung saan iyon dapat minamaneho. Nalungkot man si Kapeta ay nangako ito sa kanyang ama. Nang maibalik ang cart ay nilinis iyon ni Kapeta at nag-imagine na lang ito na minamaneho niya muli iyon. Nakita si Kapeta ng boss ni Shige at nagtaka kung anong meron sa sasakyan na iyon dahil pagkakatapos ni Kapeta sa paaralan ay doon dumidiretso ang bata. Gusto na muli ni Kapeta na patakbuhin ang cart pero naalala niyang nangako siya sa kanyang ama. Nang biglang dumating si Mon Ami at Nobo at sinabi sa kanya ang impormasyong nalaman tungkol sa cart. May makina ang mga cart na nasa litrato, bagay na wala sa cart ni Kapeta, kaya pala sinabi ni Shige na hindi pa iyon kumpleto. Sinabi ni Nobo na mapapatakbo lang iyon ni Kapeta sa circuit kapag may makina na ang go-kart. Sa isang library ay humiram si Kapeta ng librong tungkol sa cart habang abala pa rin sa pagtatrabaho ang kanyang ama, pero hindi pa rin ito kayang bilhin ang makinang para sa cart niya. Nang makauwi si Shige sa bahay ay tumayo si Kapeta para magluto ng kakainin nila.
na itanong ni Sheep sa anak na kung gusto ba nitong magmaneho ng cart na may makina, pero dahil alam niyang wala pa siyang pambili ay hindi niya maituloy ang kanyang sasabihin kaya sumagot si Kapeta na hindi, ayos lang. Nagulat siya sa sinabi ng anak dahil alam niyang nagkakaila lang ito at alam din niya kung gaano iyon kagusto ni Kapeta. Doon niya naisip na palaging ayos lang ang isinasagot sa kanya ni Kapeta tuwing umaalis siya kaya ibig sabihin ay nagkakaila lang iyon sa lahat ng bagay. Dahil masunuring bata iyon, napatanong si Sheep sa sarili kung pinabayaan na lang ba niya ang sarili na maniwala sa mga salita ni Kapeta. Naiyak na lang si Sheep nang ma-realize na itinatanggi lang pala ng kanyang anak ang mga bagay kahit gusto naman talaga yun ng bata. Nang makatulog si Kapeta ay tiningnan ni Sheep ang dalang libro ng bata at napakamot na lang sa ulo dahil sa mahal ng presyo ng makina. Pinuklat pa ni Sheep ang libro hanggang sa nakita niya ang pwedeng alternative na paraan bukod sa makina, ang generator. Nagkaroon siya ng ideya dahil iyon ang ginagamit nila sa trabaho. Kinabukasan ay nakiusap si Sheep sa kanilang boss na kukuha siya doon ng generator at huhulugan niya na lang iyon pero hindi pumayag ang kanilang boss. Dumating si Kapeta at narinig ang pagmamakaawa ng kanyang ama hanggang sa napikan na si Kay at ikinuwento pa ang hirap ng kanyang pinagdaanan noon, kaya para sa kanya ay ayaw niya nang binibilan ng mamahaling laruan ang isang bata. Nagalit si Sheep at sinabing wala siyang pakialam sa ibang bata. Pero talagang kailangan yun ng anak niya kaya tinanong nito kung anong maluho doon. Nagkainitan pa ang dalawa pero maya-maya pa ay pumayag na rin si Kay at itinuro kay Sheep kung nasaan ang generator. Sinabi nito na bigay niya na iyon dahil ang anak ng kanyang mga trabahador ay itinuturing niya na ring apo. Pumasok si Kapeta sa opisina at nagpasalamat dito bagay na nagpapula sa pisngi ng matanda. Kumilos na ang mag-ama para kuhanin ang gagawin nilang makina nang biglang sumigaw si Kay at sinabi kay Sheep na oras pa ng trabaho nito. Agad na ikinabit ni Sheep ang makina ng cart habang tinutulungan siya ng tatlong bata sa paraang kaya ng mga iyon. Maya-maya pa ay natapos na iyon at sinubukang buhayin. Masayang-masaya si Kapeta nang makitang tumatakbo na ang makina kaya sinabi ng kanyang ama na pupunta sila sa circuit bukas para masubukan na iyon ni Kapeta. Sa cartland ay personal na nakita ni Kapeta ang mga nagkakarerang cart. Tumating ang manager at hiniling ni Sheep na maturuan sila. Namangha ang manager nang makita ang ginawang cart ni Sheep gamit ang mga patapong bagay. Pero napansin ng manager na kakaiba ang isang gulong na ginamit ni Sheep at sinabing hindi iyon tatakbo na maayos kapag naiiba ang isa. Iba rin ang sukat yun kaya sinabi ng manager na pahihiraman niya na lang si Sheep ng mga gulong pati na rin ng helmet. Nagpalit na ang dalawang bata at tinuruan na ang mga ito ng tamang posisyon kapag nakaupo sa cart at ang iba pang dapat tandaan ng dalawa. Dahil kinakabahan ay pinauna na ni Nobo si Kapeta na sumubok sa pagmamaneho. Binuksan ni Sheep ang makina at sinimulan iyong paandurin ng bata. Ramdam ng bata na nagmamaneho na nga siya ng isang sasakyan. Habang wala naman pagsidlan ang saya ni Sheep dahil napasaya niya ang kanyang anak. Kahit kinakabahan ay tuloy lang si Kapeta sa pagmamaneho hanggang sa umikot ang cart at huminto ito. Tinuruan si Kapeta ng dapat niyang gawin kapag nangyari ang ganoon. Huling nagpatuloy ang bata pero muli na namang umikot ang cart at mapapansing napapaisip ang manager. Tinanong nito si Sheep kung sinigurado bang tama ang pagkakahanay sa cart na iyon. Hindi alam ni Sheep ang ibig sabihin kaya ipinaliwanag iyon ng manager. Mahalaga na habang iniiikot ang manibela ay malaman ang tamang sukat ng pagliko ng mga gulong sa unahan, pati na rin ang iba pang mga parte nito. Kung hindi tama ang pagkakagawa ng cart ay may posibilidad na hindi yung tumakbo ng maayos. Sinabi pa ng manager ang iba pang mali na napansin niya sa cart ni Kapeta hanggang sa muli na namang huminto ito. Sinabi ng manager na pabalikan na ni Sheep ang anak dahil hindi talaga iyon tatakbo ng maayos. Natigilan si Sheep dahil hindi niya pala alam ang tungkol sa sinabi ng manager at nalungkot siya para sa anak. Sinabi ng manager na ihahanap niya na lang si Sheep ng mura at segunda manong frame. Gayunpaman, humanga pa rin ito dahil nagawa yung mabuo ni Sheep kahit wala pa itong kasanayan. Samantala, hindi pa rin bumababa si Kapeta kahit ipinaliwanag na ni Wada na delikado iyong gamitin. Sinabi nito na kaya hindi niyon magawang lumiko sa kaliwang sulok at umiikot lang si Kapeta sa kurso ay dahil ang kanang bahagi ng cart ay umaangat sa lupa. Naintindihan ni Kapeta ang sinabi ni Wada pero sa halip ay nagpasalamat lang ito at sinabing ayos lang dahil kaya niyang imaneho iyon. Wala nang nagawa si Wada nang muling patakbuhin ni Kapeta ang cart. Tumapit si Wada sa manager at sinabing hindi niya talaga mapababa ang bata dahil sinabi niyo na kaya raw niyang imaneho ang cart bagay na ipinagtaka ni Sheep. Habang nagmamaneho ay naisip ni Kapeta na tama nga ang sinabi ni Wada kaya nag-isip siya ng dapat niyang gawin para mamaneho iyon ng maayos.
Pero dahil umaangat nga ang kanang gulong ay nawala na ng kontrol si Capeta sa manibela hanggang sa gumiwang ang takbo nito. Pero nakahanap siya ng anggulo para hindi siya mawala ng kontrol sa manibela. Sinubukang makipagsabayan ni Capeta sa iba pero nahirapan siya dahil hindi niya may apakan ng accelerator habang nakapahilas ang sasakyan. Napansin ni Mon Ami na mas mabilis na ngayon ang takbo ng cart ni Capeta at sinabi ni Wada na nakasagad ang manibela, bagay na imposible para sa manager dahil hindi umano iyon tatakbo ng diretso nang nakapihit ang manibela. Sa palikong bahagi ng daan ay sinabi ng manager na hindi yun magagawa ni Capeta dahil sa umaangat na bahagi ng cart at sa bilis ng pagpapatakbo ng bata. Kinabahan si Nanobu pero nagawa naman iyon ni Capeta. Umanga ang dalawang bata at sinabing hindi na rin naman pala masama ang pagkakagawa sa go-kart, at maging ang manager ay sinabing hindi siguro gaanong baluktot ang frame yun tulad ng iniisip niya. Maya-maya pa ay isang babae ang dumating at sinabi sa manager na ngayon niya lang nakita ang batang si Capeta na isang matalinong bata dahil nagagawa nitong patakbuhin ang sasakyan habang nakapihit ng sagad ang manibela. Dagdag pa nito na nakakahanga si Capeta dahil ang technique na iyon ay ginamit din niya noon sa nationals nang hindi gumana ang front end niya. Hindi naintindihan ni Shige ang sinasabi ng babae kaya iminustre pa niya iyon at ipinaliwanag ang tungkol sa ginagawa ni Capeta. Sa teknik na iyon ay nakakapagmaneho si Capeta sa pamamagitan ng pagpapabilis para masigurado na lalapat ang sasakyan sa lupa. Gamit ang ulo, lumiliko ang bata sa patay na pagkawala ng isang frame. Gustong-gustong maunahan ni Capeta ang lahat pero hindi niya iyon magawa hanggang sa mapansin niya ang isang cart na hindi masyadong mabilis kaya nakipagkarera siya doon. Nang halos magdikit na ang cart nila ay ililikaw niya na sana ang manibela at yayapakan ng accelerator nang biglang bumilis ang takbo nito. Pilit niyayapakan ni Capeta ang accelerator pero ayon sa babae ay hindi na iyon bibilis pa dahil hanggang doon lang ang kaya ng cart ni Capeta. Napansin din nito na 4-stroke all-purpose ang makinang nakalagay sa cart ng bata na ginagamitan pa ng generator. Sinabi ng babae na hindi iyon tulad ng makinang 2-cycle na gamit sa ibang mga cart at iba rin ang tunog niyon. Pero hindi naman mahalaga kung maganda o hindi ang gamit na makina dahil hindi naman iyon nakakatulong sa pagbilis ng takbo. Para naman kay Capeta ay may mali sa pagmamaneho niya dahil pare-pareho lang naman sila ng gamit na cart at sigurado siya na magagawa niya rin ang ganoong kabilis na takbo. Hindi sumusuko si Capeta kaya para sa babae ay matalino at magaling magmaneho ang bata. Napatanong naman si Mon Ami sa manager kung sino ang babaeng iyon. Siya pala si Minamoto, isang regular sa kanilang kurso at mahusay sa go-kart simula pa ng kabataan nito. Nanalo si Minamoto sa FJ Division gamit ang four-wheelers at sa ngayon ay meron siyang team ng mga kart at siya rin ang nagtuturo sa mga bata. Pilit inaalam ni Capeta kung ano ang mali at inaral niya ang bawat ginagawa niya. Nainis naman si Nobo dahil hindi na magawa pang mabilisan ni Capeta at sinabing kung nais ng mga iyong hamunin si Capeta ay mas maganda kung may maayos na makina na ang kart nito sa susunod. Biglang nagulat si Minamoto nang mapansin na ang linya ng kurbada ay iba na kesa noon kaya napatunayan niyang matalinong bata talaga si Capeta. Maya-maya pa ay napansin ni Shige na mas bumilis na ang takbo ng cart ni Capeta. Tinanong ni Nobu kung paano nangyari iyon gayong sinabi kanina na hindi na madedagdagan pa ang bilis nito. Sumagot si Minamoto at sinabing sa huling lap ay halos hindi nakatapak ng preno si Capeta, ginagamit nito ang tining ng sasakyan para pagtakpan ang kawalan ng kuryente mula sa makina. Pinago ni Capeta ang linya ng kanyang pagmamaneho sa isa na maaaring gumamit ng kanyang inertial motion. Kumanda ang laban at napansin ng isang lalaki na tinatakpan ng 4-cycle engine cart ang mga salamin ng isang 2-stroke. Ang kaninang nagpapaikot-ikot na cart ay gumanda na ang takbo pero hindi pa rin magawang unahan ni Capeta ang nakaasol na helmet na iyon. Lumaki muli ang agwat nilang dalawa at doon naalala ni Capeta ang makinang ibinigay sa kanya ni Kay, at ang cart na pinaghirapang buon ng kanyang ama kaya hindi siya sumusuko at sinabing malalampasan niya iyon kahit na anong mangyari. Kanya-kanyang sigaw ang tatlong lalaki na naroon para maunahan ni Capeta ang nakaasol na helmet. Maya-maya pa ay nagawa yung pantayan ni Capeta sa parteng pababang kurbada ng daan na ikinagulat ng lalaki kaya mas binilisan pa nito ang pagpapatakbo at muling naunahan si Capeta. Nagtaka si Capeta kung paano nangyari iyon ng ganong kabilis nang bigla niyang mapansin ang kanyang makina. Sumigaw si Minamoto at tinawag na anak ang nakaasol na helmet pero hindi iyon nakinig sa kanya. Hindi man naunahan ni Capeta ang naka 2-stroke engine ay humanga pa rin sa kanya ang tatlong lalaki dahil nakaya niyang imaneho ng maayos ang may 4-stroke engine. Maya-maya pa ay sumenyas na ang nakaasol na helmet at lumabas na sa circuit habang patuloy pa rin si Capeta kaya tinawag na rin ito ng kanyang ama. Sinalubong ni Minamoto ang nakakarera ni Capeta at saka pinagalitan pero talagang pasaway ang anak nito at sumasagot pa sa kanya.
Tumabas na rin si Kapeta sa circuit at napapaisip pa rin ito kung anong pinagkaiba ng makina ng cart nila. Nanghihinang bumaba si Kapeta sa cart niya nang biglang mapansin ni Nashidge ang bakas ng dugo sa cart na nagmula pala sa tuhod ng bata. Patuloy na pinapagalitan ni Minamoto ang kanyang anak dahil sa pagsagad yun sa accelerator gayong bagong bili pa lang ang makina ng cart nito, kaya nag-aalala si Minamoto na baka masira agad iyon, pero nagmatuwid ang bata na saglit lang naman niyang ginawa iyon. Doon nalaman ni Kapeta na bago pala ang makina niyon. Narinig din ni Kapeta na iyon ang magiging panlaban sa susunod na national. Sunod siyang nilapitan ng mga lalaki at binati sa galing sa paggamit ng 4-stroke engine. Maging si Minamoto ay nagpakilala sa kanya bilang ina ng nakaasul na helmet. Pinayuhan ni Minamoto si Kapeta na sa susunod ay dapat gumamit na ito ng may totoong makina para maging napakabilis na siya. Nahalate ni Minamoto na parang babago palang gagraduate si Kapeta bilang isang baguhan at ang hindi niyon pagiging sanay sa circuit na iyon, kaya tinanong nito si Kapeta kung anong kurso ang normal nitong karera. Si Shinji na ang sumagot para sa kanyang anak at sinabing iyon palang ang unang beses ni Kapeta na magmaneho ng cart na may makina. Nagulat si Minamoto nang marinig iyon at hindi ito makapaniwala. Sinabi ni Kapeta na ang cart na iyon ay binuo ng kanyang ama para sa kanya, at ang makina niyon ay galing lang sa boss ng kanyang ama kaya desperado siyang nakipagkarera. Habang ang anak naman ni Minamoto ay hindi nagseryoso kaya naiinis na ipinaliwanag ni Kapeta ang kanyang saloobin. Naintindihan naman ni Minamoto ang bata at bago umalis ang mag-ina ay lumapit pa si Naomi sa cart ni Kapeta at sinabing bakit dinala sa kursong iyon ang basurang tulad niyon. Galit na galit si Kapeta sa sinabi ni Naomi kaya sinabi niya rito na hindi magpapatalo doon ang cart niya. Doon ay hinamon siya ni Naomi sa susunod nilang paghaharap. Habang nakatingin si Minamoto kay Naomi ay sinabi nito sa sarili na iyon ang unang beses na nangyari iyon sa kanyang anak. Kapag nakahawak si Naomi sa manibela ay normal na hindi iyon nagpapakita ng emosyon kahit na tamaan, bagay na kailangan niya sa mundong iyon. Nang mga oras na magdikit sila ni Kapeta, walang pag-aalinlangan na niyapakan agad ni Naomi ang accelerator. Para kay Minamoto ay umaapaw ang talento ni Naomi, pero ang pagkawala nito ng pakialam kahit matalo ang bagay na kulang dito at ang pasyon na talunin ang kalaban kahit pahalos lumunin niya na ito. Pero ngayon ay nakahanap na siya ng talagang magaling at gagamitin niya ang batang iyon laban kay Naomi para madala si Naomi sa rurok ng tagumpay sa darating na championship finals. Habang nasa daan pa uwi ay napaisip na lang si Shige kung nag-enjoy ba si Kapeta ng araw na iyon dahil wala siyang ibang gusto kundi ang mapasaya ang kanyang anak.